Pasalamat kayo. Pinag-aral kayo ng gobyerno. Libre kayo. Yung iba nga dyan, gusto mag-aral. Wala pang-aral eh. Kayo matatalino, kaya kayo binibigyan ng eskola. Alam niyo naman, no, ipupuntahan ko naman ng karalo. Kaya nga, ayaw nila pumasok dahil matalino sila eh. Ayaw. Pero ano, saan sila eskwela pumunta? Kahit saan sila eskwela pumunta, kung gano'n din ang attitude nyo nila, kakalabanin nila yung gobyerno, gano'n din ang mangyayari. Wala nga naman eh. Wala tayong kaano nyo. Kaya sabi ng Diyos, ang kapatawaran nasa taong bayan. Binigay ko na sa inyo ng walang bayan, ibibigay ko ninyo ng walang bayan. Kung magdadasal ang tao, dapat na ipili lang. Hindi nobela. Nobela. Kasi karamihan ng mga dasal din sa atin, wala nobela eh. Nakukulitan na yung Diyos sa ganun. Bakit hindi ka ba papakinggan ng Diyos kung may sima ng dalakasal mo? Hindi ka naman. Sir, magdahin mo sir, sa mga kabataan, ito mga estudyante sa UP. Sana kayo mga estudyante, eh kayo binibigyan na kayo ng pagkakataon na mag-aral. Sana panindigan na ninyo na mag-aral kayo at ayusin ninyo ang pagiging estudyante nyo at ang magiging buhay nyo. Hanggang kayo ganyan ng ganyan sa gobyerno, ang magiging anak nyo at anak ng anak ninyo, makikita yung ginagawa ninyo. So, walang katahimikan, di ba? Kaya dyan nang nangyayari niyan. At pasalamat kayo, pinag-aral kayo ng gobyerno. Libre kayo. Yung iba nga dyan, gusto mag-aral, wala pang-aral eh. Kayo matatalino, kaya kayo binibigyan ng scholar. Pero kung ang talino nyo, gagamitin nyo lang sa walang, ano, sa katalantaduan, sa paglaban sa gobyerno, hindi kayo matalino. Bulok ang isip nyo. Eh paano yun sir, dito siya papasok? Hindi mo sila pumasok. Sino bang nawalan sir, no? Ako naman ang presidente, hindi mo kayo pumasok. Hindi lang pumasok. Hindi naman problema sa akin yan, ako presidente. Hindi problema sa akin yan. Binibigyan ko kayo ng tulong, dinutulungan ko kayo. Kakalabanin niyo ang gobyerno. So, magtanong mo lang ako sa inyo. Hindi ko kayo pumasok, liwag. Kaya si Duterte maganda ginagawa niya. Siya mga nagrarali, kinakausap niya. Tama yun eh. Pero kung itong mga nakikipag-usap, ayaw makipag-usap ng maayos, puro himagsik ang nasa loob nila, eh wala na. Guguliin pa nila ang bansa natin. Kaya nga sa lahat ng bansa, tayo hindi matahimik eh. At saka hindi tayo makapunlad dahil dyan sa'yo, no? Sasabihin natin, ang Pilipino naghihirap. Paano maghihirap? Na kanino ang pera? Nasa magnanakaw ng mga congressman, senador, na wala namang ginagawa. Oh. Eh dito kay Marcos, alam ko bubuti ang buhay natin. Naniniwala ko sa baby. Naniniwala ako. Dahil ginawa ng tatay yun na naging mabuti ang buhay natin sa loob ng 20 taon. Sir, pakwento nga sir yung mga karanasan mo noong panahon. Yung tatay niya. President kung ano yung mga karanasan mo. Yung panahon ni si Marcos, yung dating presidente Marcos, ang senior. Maganda ang ginawa niya sa talino niya. Hindi talinong ginamit sa ano ha, sa gusto niya. Talino para sa tao. Diniklir niya yung Marcelo. Dahil masasama na ang nangyayari sa gobyerno natin, masama na. Parang si Kristo rin yan eh. Ang Diyos nagalit. Ha? Kaya niya ginunaw yung Sodom and Gomorrah. Kasi sobrang tama ng sama ng tao. Ganun din. Si Marcos, kinontrol niya lang yung tao. Ayan na sila. Para maging maayos. Ayan na sila. Dito na, dito. Ayan na sila. Oh, dito na sila, sir. Andito na sila, sir. Andito na sir. Andito na sila, sir. Ayan po, mga kababayan. Dito na. Ito, sir. Ito po siya si Father. Magmimisawal si Father. Ito po siya si Father. Dito na sila, Father na naman. Ah, sir, atot. Ano, sir? Sila, Father. Kababayan sila. Gusto nila yan. Ay, sir, ano ba payo mo sa kanila, sir, sa mga ganyan? Alam, mas ipayuhan mo yan. Hindi rin siya sunod yan. Sa sila banal eh. Sino banal? Ibali kung ipigito nila, banal. Hindi naman eh.
Babulol ba na? Kahit banal lang ang pili dito, no? Hindi naman banal ang pag-ugali. Wala rin. Dapat dito sila sa loob. Ayun, simbahan. Ay, di sila pwede rin, magugulo sila ron. Ikaw ito na ba yung pari dito, Father? I-display lang nila yung ano nila. Makita yung mga pari. Relax lang, sir. So, yan, may biglang dumating mga pari. At ito, naka-pull alert ng ating mga kapulisan. Like and share tayo mga kuchinito. Mukhang mayroong... mayroong na namang kaganapan dito na ating aabangan at talagang pinaka ayaw nating makita, no? Like and share muna tayo mga chinito. Mega loud shoutout po sa ating mga kababayan at maraming salamat po at mega loud shoutout Miss Agnes from Tokyo, Japan, no? Pasensya na po, hindi ko po kayo na shoutout kanina kasi nakikinig tayo kay sir, ang ganda na kanyang mga sinabi. Pero ayan, shoutout po muna sa mga kababayan po natin dyan. At ito nga po, live na live po tayo dito, nandito naman po yung mga pare, no, biglang dumating dito. Dito sa ating Comelec. So, ito nga pinagbabawalan sila ng parang may pinagkausap nila yung ating kapulisan, no. So, ito nga mga kababayan. Ano kaya yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin siguro yung pagkausap nila ng nila, no? Ito nga mga chinito. Live na live tayo dito. Kinakausap ni Sir Police ang ating mga pare, no? Yes, hello po JL San, mabuhay ka, kamusta ka? Long time no see. Kaya maraming salamat po idol, mega love charot po. So ito mga kababayan na kung may pag-uusap sila ng ating mga kapulisan. Dadasalo kami, pakiusap lang naman. Ginagawa na naman ninyo kaming ano eh. Kaya tuloy na naman yung kanilisan para kami ano eh. Wala ko kaming gagawin dito, magdadasal lang.